I think maybe the nerve which control her eyelid, is maybe transient injury. So she cannot open her eye, left eye, okay? Is that temporary? I think it's temporary, but we can follow it 6 months. Six months. Yeah, we can follow. So now she can open her eyes, but her left eye is ptosis. She cannot open her eyelid. Okay, we can follow it for 3 to 6 months. I think it's temporary. Yeah. The nerve which control his eyelid, her eyelid, is just located underneath the lesion. The lesion. Okay, so I think maybe during the removal, the lesion removal, maybe some traction injury. Okay, because the lesion is here, the nerve is here. And when we want to remove the lesion, we have to traction the lesion, and maybe it may cause the injury. Okay, so we can follow it for I think 3 to 6 months. Okay. Any question? The language function is okay. Her movement, the forelimbs movement, muscle power is okay. Yeah, and she's clear. Yeah. Mm-hmm. Nakausap ko yung doktor. Hindi ko siya binidyo kasi privacy niya yun. So, yung daw left eyelid ni Mrs. ay na-injury. So, sabi, maybe 3 to 6 months siguro bago yun maging okay. Pero, sana temporary lang talaga yun. Sana. Kasi yung na-damage siya, na-injury nga daw yun. Kasi malapit yung nerve nun, malapit sa doon nga sa inoperahan. So, yun, sana pagdasal natin na maging okay yung mata niya kasi yung dati namin pinag-usapan ng doktor na ano na magiging injury ni Meses ay okay naman, lahat naman yata okay, parang ganun yung pagkasabi niya. Tapos yung lang sa eyelid, okay, kasama niya ako dun sa loob kasi na kasi na ano, natanggalan na naman. Ano? 你吃完了？你不吃？那你为什么不吃？因为他还没办法吞，我让他喝牛奶。啊，这个你先拿去吃啊。哎，你是为什么没吃？你还没吃哦。嗯。完了，吃什么？你要吃的是肉，可是那当掉了那两头不是美食。 Left eyelid, okay. She needs to be struggle to open. Okay, so I say, okay. In my nerve which control his her eyelid. Good. Hi, man. Medyo na-o-open naman, konti lang. I think it's changing.
用力开还是可以稍微打开的。就是大概三分之一开啊。对对 对。啊，可是他要出力，他才有办法开。他的语言讲话 is OK and most of all volumes is OK. Okay, ka lang. No, masakit sa'yo. 漱口，漱口，不，先不要吞，先不要吞，漱口就好。等一下，漱口，然后吐这里。wag mo daw, wag mo daw, wag mo daw lunukin. 他明天可能会转出去。明天检查做完才会转出去。啊，我先给你那个，你今天就在外面那边休息就好了啦。就不要离开这里了，就是刚刚那个地方休息就好了。好，然后有事情我们再去那边找你。好。我要先让他出去哦，因为我要开始给你做治疗了。你还会不会想吐？头晕。还是说个吧。头晕啊。吃啊，那个是他的饭粮，你帮他吃啊。因为他还没有办法吃啊。那他刚才吐了，我也先暂时不要给他吃东西了。所以那个便当你就直接吃掉就好了，你又留给他，他在那边不会饿肚子啊。刚才医生说的，你知道吗？医生说他的眼睛。Tingnan ko nga yung mukha mo. Cute. Yung mata mo medyo, ganyan lang. Ano din, itingnan mo. Ha? Ano din, itingnan mo. Dito ako sa kabila. Okay ka. Sabi ng doktor, okay daw lahat. Yung sa may eyelid mo lang may ang hindi pa, ha? Pero mabilis lang daw yan gumaling, ha? Ha? Mabilis lang daw yan gagaling, sabi ng doktor. Go to the house. Basta babantayan ka muna nila dito, ha? Hi, vlog. Dito ako ngayon sa family waiting area para sa mga nasa ICU. Kumakain ako ngayon. Ito yung para kay Mrs. dapat yan, pero dahil hindi pa siya pwedeng kumain, sa akin na lang daw, sabi ng nurse. At pwede ako magstay dito. Buti na lang kasi merong outlet dyan. Pwede akong mag-charge.
Yan yung pagkain. Bawal nga pala naka ano. Yan, bawal nakasombero kumain. Tapos tanggalin natin yung mask. Ayan. Pakain. Kain tayo, guys. Kain tayo. Kailangan din natin magpalakas. Pasensya na kayo, hindi pa ako nakakapag bihis, nakakapagpalit ng damit. Kakaligo, wala lahat. Kahapon pa ako nung umaga dito. Bali, umalis ako ng tawin. Is mga past 6 na yan. Mga ganun mga magsi 6:30, 6:20. Tapos nakarating ako ng Gloria sa outlet. Tawin station na HSR. Siguro mga around 7 o'clock in the morning. Tapos yun. Mga 9... Hello. Mga 9:20 siguro. Wala pang 9:20. Nandito na ako. Pumila na ako dun sa PCR. Tapos mga anong oras pa ako naka-receive ng result. Siguro hapon na. Mga 1:00. So, yun. Tapos nun, sinamahan ko na si... Nakipagpalit na ako kay Josephine. Tapos, ako na nagbantay kay Meses. Mga bandang alas 7. Ay, alas mga 5 p.m. Kumain kami ni Meses. Kasi nga, alas 12 dapat ng gabi. Fasting na siya. Tawag dun? Fasting. Hindi ko alam. Basta. Tapos. Tapos. Main kami. Nang alas 5, pinakain ko siya ng luto ni Evie. Na sinigang na hipon. Ngayon, dami niya nakain. Lakas niya kumain. Tapos, di syempre, sumasabay ako kasi ayaw niya yung sunod-sunod na subo. Kaya, after ko magsubo sa kanya, ako naman, bumaba na. tapos, di kain ako. Tapos, pagkain ko, subo na naman ako sa kanya. Basta, alos kalahati lang doon sa kutsaring sinusubo sa kanya. Dinadami akong gulay, konting kanin lang, daming gulay. Tapos, every subo niya, yung kalahati nung binalatan kong hipon, yun ang ulam niya. Yun, hindi ako nag-ipon kasi gusto ko nga sa kanya lahat ng ano, siya lang makakain siya na maayos. Di yun. Pero ako yung taga-ship nung ano ng ulo sa sarsa tapos dun sa may yung ano, paano ba yung pagbabalatan mo na siya? Yung mga galama, yun. Tapos ayun nga. After namin kumain, tulog kami. Tapos, nag-alarm ako ng alas 11, mga ganyan. Hindi naman ako, na siguro nagising ako, nagpatay lang ako ng alarm. Tapos, siya naman pala, kumain na siya ng mga bandang alas 9 ng gabi. Hindi niya, ginigising niya daw ako, hindi daw ako nagising. Siguro, masyado pang mababaw para sa talagang alam kong gising namin. So, yun, sabi niya, nung alas 11 na, sabi ko, kain ka na. Yung pala, kumain na siya. Kinain niya na yung... Gusto niya kasi yung tinapay lang yung kakainin niya, yung parang donut na may parang barbarian style pero tinapay lang talaga siya. Yun. Tapos, ayun, sabi niya kumain na ako. O, sabi ko, sige, hindi natulog lang kami. After nun, gising kami ng alas 5, pinakain niya ako. Sabi niya kumain ka na dyan kasi... para maka-idlip ka pa. And siguro mga alas 5 ng umaga kumain ako. Yung mga natira-tira namin. Tapos yung tulog uli kami. Mga alas 7, may magbasa. May laging, ano, laging may mga nurse na nagpupunta. Ganyan. Tapos tulog uli kami, ganyan. Bandang alas
ano, alas 9. Parang inaano na siya na kukuwanin na siya. Yun. Kukunin na siya. Ayun, nagulat siya. Parang ganun siya. Nas-shock siyang ganun. Kasi nga, ang alam namin, alauna pa pala. Hindi namin naisip na kailangan mas maaga kasi marami pang procedure na gagawin sa kanya pagpasok ng operating room. Para eksaktong 1 o'clock p.m. in the afternoon, 1 o'clock in the afternoon, maoperahan siya. So yun, hindi ko yun naisip. Kaya sobrang parang na mind-blowing kami doon mga panahon na yung alas 9. Tapos yun, hindi pa nga namin nakaka-video call yung mga kapatid namin na nagpakalbo din para sama-sama kami. Yun, biglaan ko na lang na no, medyo nasa kalahatian na kami naglalakad kasi nagbibideo nga ako. Napapunta siya ng OR, operating room. Isip ko tawagan yung dalawa kong kapatid para makita niya na kalbo din yung dalawa. Siyempre, pampalakas ng loob. Yun. So yun, nandyan na yung kasunod niyan. Yun na yun. Okay, later on. Kakain muna ako, guys. Ha? Kasi yung, ano, mabawal pinag-aantay yung grasya. Ang dami kong kwento. Later on muna. Okay. Bye. Hi, vlog. Hi. So, nakita ko yung doktor ni Mrs. kanina. Tapos, bali nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng makahingi ako ng ebidensya na tawag dito na makahingi ako ng yung kasi may pinirman kasi kami dati na October 4 yung surgery tapos nagka-COVID nga siya kaya naging October 11 ngayon parang wala naman kasi binigay sa akin na copy kahit sana yung sa October 4. Hindi ko rin naman na-picturean kasi nga nawala na yun. Nawala na sa isip ko kasi parang nahihiya akong mag-picture doon. Abang, nandito ng doc. Ay, wala pa. Kala ko nandito na. So, yun. Siguro nahiya ako nung mga panahon na kinausap ako ng doktor. Nahiya ako na mag-picture-picture. Kasi syempre, confidential. Tapos, yun. Ngayon, nakita ko siya. Sabi ko, baka po pwedeng makahingi ako ng ebidensya na ngayon nga yung operasyon ni Meses. Kasi kailangan ng company ko ng ebidensya. Kasi nga, absent ako ngayong gabi. At sigurado yun bukas ng gabi kasi antayin ko na si Meses lumabas ng ICU. Bukas pa. Kasi dapat akala ko makaka-uwi na ako ngayon kasi nga akala ko magtatagal si Meses sa ICU. Pero hindi pala. Lilipat agad siya bukas sa ward. Yun na ang pagkasabi sa akin. So yun. Antayin ko lang si Doc. Para maipasa ko na sa kay Ma'am Abby. Sa aking coordinator. Yun. Wait ko si Doc. Ayun. So, nagpunta dito yung assistant ni Doc. Tapos binigay ito sa akin yung certificate. Actually, hindi pa to, ano, parang tawag doon? Yung basta yung parang legal ba? Kasi wala pa talaga siyang mga ibang nakasulat dyan. Parang ang nakasulat pa lang dyan is si Meses nga ay ipinasok sa hospital na to, sa emergency nung September 27 and then nilipat sa nag-ICU pa siya kasi noon eh. After noon. Kasi dapat October 4 operahan na siya pero nagka-COVID nga yung doktor kaya naging October 11. So, nung October 4 nilipat siya ng ward tapos October 11 siya inoperahan. Yan ang naka-indicate dito.
So, sabi nung assistant niya, dalhin ko daw dun sa baba at para parang meron sila dyan mga idadagdag. Pero, yun, mga may mga idadagdag lang na yung mga pitchap. Hindi ko alam kung mga tatak, may mga tatak pa kailangan. So, yun. Pero, nagpasa na ako kay Ma'am Abby. Pinasa ko na rin ito. Pero, mamaya, pupunta pa rin ako doon. Hindi pa rin talaga tapos yung pagkain ko. Pag okay na, pipicturan ko ulit, papasok ko ulit kay Ma'am Abby. Para sa ebidensya na andito ako at inoperahan ngayon yung kapatid ko. So, yun guys, vlog. Hanggang dito na muna tayo. Dahil ako ay kailangan ko pang magpalit ng damit, maglilis ng katawan ko. Habang si Meses ay nasa ICU, bukas mag-ward na kami o magbabantay sa kanya. So, yun. Hanggang dito na lang po muna. Bye! Oops, by the way, salamat po pala sa mga nag-offer ng dasal para sa aking kapatid. Maraming salamat po. Maraming thank you sa inyo. God bless.